Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Happy Sabat po, mga kapatid. Parang nanibago ako, speaker agad. Wala na tayong song drill and Bible drill. Okay, so this afternoon po, ang ibabahagi ko po sa inyo ay galing po sa sulat ni Miss Ellen G. White na kung saan ay ang Messages to Young People. Kung may mga kayong mga ano ba dyan, may ganitong libro. Sino ba may ganitong libro sa bahay? Pakitaas ng kamay. Oh, nababasa, Brother Jerome? Anong chapter mo na? 12 pa lang? Kaya na ka nag-start? Nakaraang buwan. Ikaw, Sam, nagbabasa ka rin? Minsan. O sige, ngayong hapon po, ang kinuha ko pong topic is chapter 83, which is i-discuss din po namin sa live ni Sister Sha. So magkakaroon po ko ng paunang introduction ngayon. Sino po bang nanonood ng live program po ng AS? Pakitaas po ng kamay sa mga kabataan kasi ito po ay para sa inyo. Then you can share it with your friends. So ang title po natin ay Persevering Effort in Bible Study. We can find it on chapter 83. So magki-question po ako konti. Ano? Pakitaas na lang po ng kamay, volunteer. How do you understand the word persevere? Ano ba yung salitang perseverance na yan? Sige, any volunteer? Ikaw, Brother Jerome. Ano ba yung persevere? Ano ba yung salitang yan? Nakakain ba yan? Hindi naman mirte yan, no? Ano kaya to? Persevere. Ano daw? Pagtsatsaga. Okay. Ano pa? Kasigasigan. Ano pa? Isa na lang. Yes, sister. Determination. Okay, thank you. Sabi po na ating best friend, ako best friend ko si Google, ang persevere daw po is continue the course of action even in the face of difficulty. Hindi tayo pala titigil. Kahit nakakaharap tayo ng maraming challenges sa buhay, tayo ay magpapatuloy. Kanina, ang ganda ng sermon na ating bisita, di ba? Sino dito yung pupunta daw sa bangkang malangsa? Basa, sinong willing na mag-missionary sa bundok, hindi na kailangan mag-concealer, Ate Amber, hindi kailangan mag-sunscreen, hindi na kailangan mag-makeup. Ang mahalaga makapaglingkod tayo sa mga mangyan, dumagat, igorot. Sino bang gusto maging missionary pumunta doon sa mga bundok? Pakitaas na ang kamay. Ay, uy, si Ate, future frontliner. Okay, ba, pwede na yan sa ano? Ano to? Sa frontier, di ba? O kaya sa 1,000 missionary. Pagka po kasi mayroon tayong perseverance, ito po yung, halimbawa, yung teacher, no? Nagbigay ng homework. O, sige, class, ha? Tayo ay asynchronous ngayon kasi merong ash fall. So, pag asynchronous, o, ipapasa yan ng 5 p.m., itinamad si Jero. Ay, katamad, mamaya ko na gawin. Oo, dapat tayo ay nagpapatuloy. Kahit nahihirapan, dapat tinatapos on time. Sino ba dito nakakapagpasa ng deadlines on time? Taas ang kamay. Talaga? On time? Yan. Or nagka-cram na kayo. Magsa-sunset na doon, parang kayo nagpapasa. Ha? Okay, so sabi daw po dito ni Miss Ellen G. White, ang pag-aaral ng Biblia ay kailangan ng perseverance or pag-continue kahit nakakaharap kayo ng mga difficulties. Question ulit. Pakitaas ang kamay ang mga kabataan. To ha, totoo lang ha. Merong Bible study time. Taas ang kamay. Siyempre, wala. Parang alam ko na yan. Nung dalaga ako, ganyan din. Wala talaga? Naku, mga kapatid. Ang mga anak natin, turuan natin magkaroon ng Bible study time. Ako po nung kadalagahan, siguro parang katulad yun, parang kasing busy. Pero alam nyo ba, nung ako'y nag-cool tour, hindi talaga pwedeng mawala ang relasyon sa Panginoon. Sabi nga nila, the more
prayer, the more sales. IST power pala. Pero totoo yun, pag madalas kayong communicate sa Panginoon, hindi kayo masisiro sa isang araw. Meron ka pang pang-date sa jowa mo, Jerome. Yes! Lahat ng mga event na sasalihan namin na nagka-canvas kami, hindi ako nangungutang, kaya hindi ako naniniwala na sabi, mahirap maging Adventist, laging walang laman ang wallet. O, pakibuksan nga ang wallet. May laman ba? Sinong may wallet ngayon? Ay, walang wallet. Ikaw, Sister Abid, magkano ang laman ng wallet mo? Challenge lang. Ayaw nilang sa Brother Panchito. Magkano ang laman ng wallet? Binenta na sa bangko na. Sana all. Ikaw, Amber, magkano laman ng wallet? Ay, ang daya. Ikaw, Alex, magkano laman ng wallet? 100? 1,000? Ba't may pera sila? Ako, wala. Ano ba yan? Ikaw, Sam, magkano pera mo? Uy, 3,000, mas mayawa. Ikaw, kuya. Ikaw, Gab. Magkano? 10,000, wow. Ay, 5,000. Ba't mas mayayaman yung mga anak natin? O, yung wallet ko, para 200 lang yung laman. Ha? Okay, so mga kapatid, sabi daw po dito, dapat tayo ay magpapatuloy kasi ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa ating pangangailangan. Amen? Amen. So sa mga magulang na walang pera, mangutang na kayo sa inyong mga anak kasi marami silang pera, ha? Mangutang ako mamaya sa anak ko. Ngayon daw, mga kapatid, ang Bible study kailangan ng perseverance. So dapat ngayong hapon na to, magsimula na kayo magbasa ng inyong Bible. Magkaroon kayo. Ito na naman, January na naman. Anong gagawin ni Jerome? New Year's resolution na naman. Anong nasa number one? Magbabasa na ako ng Bible. Ayan. Ano pang pangalawa? Pangalawa, magdadalaw na ako sa mga kapatirang hindi ko na nakikita sa church. Pangatlo, maghuhugas na ako ng plato, pati kawali at kaldero. Sana may ganun, no? Sino ba naghuhugas ng kaldero sa inyo? Tsaka ng mga kawali. Pakitaas ng kamay. Oy, si Ate Ina. Yung sa likod, hugasan mo rin, ha? Ganun din po daw, mga kapatid, ang pagbabasa ng Biblia, dapat tayo ay matyaga. Bakit kaya pagtsatsagaan ang pagbabasa ng Biblia? Sige nga. Bakit ba tinatamad kayo magbasa ng Biblia? Pero pa nag-scroll kayo ng mga story, ano? May akong nakita dito, English eh, parang ganito. The boy is selling some condoms to help his mom to save their day. But unfortunately, he sells one condom to his father. Ay, grabe bata, nagbibenta ng condom. Diba? Para lang mabuhay. Parang unrealistic. Pero tayo, very interested tayo, tama? Gusto na. Tapos pagdating sa hudulo, to be continued. Ay, sayang. Hindi ko natapos. Bakit kaya hindi na-excite Sister Sha ang mga kabata magbasa ng Bible? Yan ang tanong natin. Ikaw ba, Sister Sha, ng dalaga ka? Na-excite ka ba magbasa ng Bible? Or ng love letter ni Brother Cloyd? Ay, o ni Brother Ray? Ay, si David pala. Ah, wala. Ako po kasi, sa AUP kasi, pag nag-aral talaga kayo, tuturuan talaga kayo magkaroon ng Bible reading. Meron kaming subject na teaching, ano yan, Tisha? Teaching of Jesus. Nakalimutan ko yung title. Kailangan po kayo magkaroon ng Bible marking. So, bibigyan kayo ng isang papel. Halimbawa, unang topic is God. I-sticker nyo po yun sa unang verse. Diba, sa Genesis 1:1. Tapos may kasunod po yun na talata. Kailangan idikit. Checkan po yun ng professor nyo at the end of the semester. Kaya kailangan nyo talaga magbasa. Ayun, Life and Teachings of Jesus. Kapag hindi, pabagsak ka sa exam kasi doon din niya kukunin ang exam. Kaya, lahat na nag-aaral sa AUP, meron po kami isang Bible marking na subject. At doon, iniisa-isa, may iba't ibang kulay yon. Pag about God, green, blue. So sa mga parents, i-challenge nyo po yung mga anak ninyo. Alam naman natin na minsan, parang mahirap maintindihan ng Bible, tama ba? Kahit tayong matatanda, nalilito tayo. Pero pwede natin silang bigyan na ngayong New Year o kung hindi pa nag-start ang New Year, ngayon, bigyan nyo na ng time. Kausapin niyo yung mga anak ninyo, nagkaroon tayo magkaroon ng Bible study personal. Okay? And then, pag may tanong, tayo naman ay handang sumagot. E kaso, mga parents, nagbabasa din kaya ng Bible? Yan ang tanong natin, ano? Nagbabasa pa ba tayo? Sino po ba ang may Bible study time pa? O sobrang busy, pag nananalangin, nakakatulog na. Minsan, ay sorry, Panginoon, amen na pala. Kailangan magkaroon po tayo ng dedication. Malapit na po ang time. Kagabi po, kachat ko yung kaibigan ko sa
Israel. Andun po siya ngayon. Sabi ko sa kanya, kamusta naman dyan? Alam mo, sabi niya, hindi natitigil ang gera. Kasi hindi daw papayag ang mga Israeli na hindi maubos ang mga Hamas. Maubos kaya ang mga Hamas? Yan ang tanong. Eh, sumali na daw ang Yemen, binomba na ang Red Sea. Sabi ko, paano yan? Hindi pa din daw siya ready umuwi. Kaya sabi niya, ang kasunod daw nun ay World War III. Eh, sabi ng Russia, pag sila ay nagpatira ng nuclear bomb, ano mangyayari? Sabog ang sanglibutan. Paano na tayo ngayon? Kailan ba tayo magkakaroon ng Bible study? Kung kailan wala ng Bible, tumatakbo na tayo. Hindi na natin memorize. Kaya nga, china-challenge ko sa inyo, kahit isang araw lang mag-memorize kayo ng mga Bible verses. Kami po, ng mga bata pa, si Mami kasi, ay, ano yan sila eh, lagi ang worship namin umaga at saka gabi. At the same time, sabi ni Mami, memorize na namin ang Psalms 91. Sino po ba nakaka-memorize ng Psalms 91? Wala. Sa mga kabataan, hindi nyo memorize? Psalms 23, ayan ah, madali na yan. Ayan, Psalms 23, one lang, no? Okay, kami pong mga bata pa, pinamemorize po sa amin yung Psalms 91. Lahat po yun. Kasi daw po yun ay panglaban sa mga masamang espiritu. So magbibigay lang po ako ng karanasan kung paano nakatulong po yung pagmememorize ng Bible verses. Nung kami po yung mga bata pa, mahilig kaming maglaro. Siyempre ganun talaga, no? Ngayon ang mga bata, ngayon laro ay? O kami kaya, saan kami naglalaro nun, Kuya Jerome? Hulaan mo. Saan? Naglalaro kami sa bukid, yung maraming dayami. Tapos pag-uwi ko, puro ako allergy. Galit na galit si Mami kasi may allergy ako. Nagtatumbling kami doon. Tapos, ang ginagawa kami, nagtatago kami doon sa mga, ano, sa mga dahon-dahon. Tapos, nagnanakaw kami ng pakwan. Ang sarap ng pakwan na ninakaw. Masama yun. Ikaw sa mga bata, makukulit talaga. Tapos, si extract namin yun, parang juice. Sabi ni Mami, ano yan? Dugo. Hindi yan, Mami, dugo. Ano yan? Pakwan juice. Eh, naglilihis si Mami. Galit na galit. Ayoko ng dugo. Ay, ko, Mami, juice lang yan. Nung kabataan kami, playground namin yung labas. Ngayon, siguro, playground nyo ay bed at cellphone. Masyado nang nabago. Ngayon po, tuwing aalis si na Mami at Daddy, 4 a.m., aalis yan, tuwang-tuwa kami. No? Bakit? Freedom yan. Mamimingwit kami. Pupunta kami sa bukid. Liligo sa ilog. Ang saya-saya namin. Ang problema kasi ako, lagi ako may allergy. Kaya ang ginagawa ni na kuya, huwag ka nang sumama pa nagka-allergy ka. Pagagalitan na lang kami. Dito ka na lang sa bahay. Kukulong ka namin. Kasi iyak naman ako ng iyak noon. Di sabi ko, hindi. Okay lang. Kahit may allergy ako, sasama ako. So, 4 a.m., umalis si na Mami at Daddy. Yan na. Excited na kami. Nagsama-sama na kami sa isang kwarto kasi wala yung kwarto ng mga boys at girls. So that time, lahat kami pumunta sa kwarto namin ni ate siya. Di kwentuhan kami. Madaling araw, naririnig namin yung kapitbahay ay nagbobomba sa poso kasi wala silang tubig. Tapos may narinig kami. Parang may yabag. Boom! Boom! Palapit na sa kwarto. Eh nakapatay yung ilaw. Turuan. Uy! Ikaw na ate siya, buhayin mo yung ilaw. Hindi, ikaw na kuya, ikaw panganay. Sino kaya mananalo, panganay o bunso? Panganay, lagi inuutusan ang bunso. Sabi, ikaw na, ikaw bunso, iyon mo yung ilaw. Kung grabe, nakakatakot. Pag-un ko, nawala yung tunog. Ano kaya yun, Jerome? So, ang ginawa namin, sa sobrang takot namin, punta tayo ng sala. Doon na lang tayo magstay. Huwag na sa kwarto. Nakakatakot. Pag-on namin ang ilaw sa sala, since dalawa yung windows namin, isang smaller one, isang bigger one, ang nangyari is, yung isa lang na window, natanggal yung screen. Sobrang lakas ng hangin. Yung kabila lang ang may hangin, ha? Yung kabila wala. So ngayon, yun na, nakaramdam na kami ng kakaiba. So sabi ni na kuya, yung pinakabunso, bakit kaya pinakabunso hinahanap? Palagay nyo, bakit yung bunso inuutosan? Kunin mo yung Bible, yeh, kunin mo yung Bible. Bakit ako? Kasi pag bunso daw, walang kasalanan. Naniniwala ba kayo? Tapos ang kamay mga bata daw, wala pang kasalanan. Tama ba, brother? Yan, inosente. So, sinakuya, hindi inosente. Ako, ginawa nila. Dali, buksan mo yung Bible. So, binasa ko. Kasi, pagkabata pa, nararattle tayo kahit memorize natin, nakakalimutan. So, basa ako. So, Psalms in the dwelling in the secret of the Moses, shall abide under the shadow. Tapos, pagdating sa word na pestilence, yun na yung word, nag-flip yung page ng Bible. Hindi ko na makita. Ang lakas ng hangin. Sabi ko, anong ba? Hindi ko makita. Tapos, pag
Ganun ko, may dumapo pa na lamok. Sabi ko, ano ba, hindi ko mabasa. Pagkasabi ko ng pestilence, biglang huminto yung hangin. Yes, hanggang ngayon, nasa Bible pa yung lamok, yung puti na manipis. Kaya ganun kahalaga ang salita ng Panginoon. So sabi ko, Panginoon, ano ba yan? Kasi doon sa bahay na yun, nang lumipat kami, gabi-gabi may mga naglalakad na nakakadena sa bubong. Gabi-gabi may mga maliliit na mga taong kumakanta. Nakarinig na ba kayo ng banda na sobrang hina lang ng tugtog? May kumakanta, may nagda-drums. Akala ko dati ako lang nakakarinig. Kinikwento ko, Mami, bakit pag gabi may naririnig ako nagbabanda? Sasabihin ni Mami, wala yun, guni-guni mo lang. Yung pala, naririnig din nila. Ayaw lang nila akong takutin. Tapos yung mga kapitbahay namin doon, yung si Lola nakatabi namin, meron siyang malaking hampas dito sa likod na isang malaking kamay. So, ikaw, ano bang meron sa paupahan na to? Para siyang haunted house. Tapos, kahit manalangin ka bago matulog, lahat ng panalangin mo ay nightmares. Kaya hindi kami tumitigil ng worship talaga. Sige lang, sinamami, worship sa umaga, madaling araw, worship sa gabi. Awa ng Panginoon, kami naman ay ginabayan. Pero yung mga kapitbahay talaga namin, matindi. Nanonood sila ng TV. Bigla na lang may magbabato ng ipit sa TV. Wala naman tao daw sa likod. Sabi nila, ano meron dito? May mga naglalaro. Marami talagang masamang espiritu doon sa lugar na yon. Kaya nung mga bata pa kami, lagi sinasabi ni Mami, i-memorize niyo yung Psalms 91. Para pag may na-meet kayo mga bad spirits, ito ay matataboy na mga verses sa Bible. Kaya mga kabataan, matuto kayo magkaroon ng Bible study time. Kasi kami mga bata kami, talagang sinadadi, anong oras na ganyan? Paliwanag, kahit nga asawa ko, hanggang ngayon, chinecheck ako eh. Pag umaten ako na ngayong Sabado, pag nagkita kami later, tatanungin niya, kamusta sermon? Anong natutunan mo? I-rephrase ko, sabi niya, maganda yung natutunan mo, pwede natin gawing sermon sa susunod. Ang mga anak ninyo, pag umaaten ba, kinakamusta nyo ba? Anak, ano natutunan mo? Naku, Mami, nakaidlip ako. Doon ako sa likod, kumain ng merienda. Di ba, Amber, ano? Kamusta naman? Mayroon ba tayo na extra after tayong makinig? Okay, so punta po tayo sa pangalawa. Sabi po ni Miss Ellen G. White, search the scriptures for in them ye think ye have eternal life. There are hidden treasures in God's word. Bakit kaya may hidden treasure sa salita ng Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, pag binabasa natin ang salita ng Panginoon, mas lalo nating nauunawaan ang kanyang kalooban. Ang Bible ang naglalapit sa atin para siya ay sundin. Kaya kung mga kabataan ay naliligaw ng landas, isa lang ibig sabihin, hindi nila nilalapit ang kanilang sarili sa pagbabasa ng Biblia. Bakit? May mga nagtatanong pa doon sa kabilang church na pinuntahan namin karang Sabado, may nagtanong, paano po halimbawa may Halloween party kami sa kumpanya? Hindi naman po kami naniniwala, pero for the sake of pakikisama, pupunta po kami, kakain lang naman. So yun ang tanong. So tayo mga kabataan, ngayon nag-Halloween, magki-Christmas party, ano ba ang stand natin dyan? Aaten ba tayo o hindi? So, uy, si kuya daw, hindi. Bakit kuya hindi? Sige nga. Dapat bata pa lang nauunawaan nyo na bakit hindi. Si Alex, as early as grade 1, ipinaliwanag ko na yun sa kanya kung bakit hindi dapat tayo naaten ng Christmas party. Bakit kaya? Tapos magpo-post pa kayo, no? Magpa-Christmas pa kayo sa Facebook nyo. Mag-ingat kayo mga kapatid. Mapupulaan tayo ng mga hindi Adventist. Tayo pong mga Adventist ay hindi naniniwala na ipinanganak ang Panginoon ng December 25. Kung kayo naman ay nako-compromise sa iyong trabaho, magpaalam kayo ng maayos. Kasi po, ang pakikisama laging nandyan. Hindi naman makikita ang pakikisama ninyo pag hindi kayo umate ng party. Kung magandang pakikitungo mo araw-araw sa iyong kaku-workers at sa boss, I don't think di kayo papayagan. Ako po ay isang living testimony na nag-work po sa isang private school na marami ding struggles talaga kasi nga, pastor ko ay may-ari ng school. Meron pa siyang church. So, laging may worship. Anong gagawin ko? Eh, kailangan halimbawa umaten. Aaten ka ng party, sasayaw ka, may pa-contest. 10,000, 20,000 ang premyo, hindi ka sasali. Anong gagawin natin para tayo ay manatiling matatag sa ating pananampalataya? Noong ako po estudyante, hindi talaga ako naaten ang pasok ng Sabado. Naninindigan ako, Panginoon, ito ay araw mo, so hindi natin dapat to sansalain. Ang Biblia ang magpapaliwanag sa'yo kung gaano ka-espesyal ang araw ng Sabat. Ito ang tanda sa iyo at sa kanya. So kung hindi ka nangili ng Sabat, anong sabi ng Panginoon? I don't know you. Sorry, friendship over, di ba? Napakasakit.
Diba, Kuya Eddie? So, dapat tayo ngayon pa ng mga kabataan, mga magulang, ituro nyo sa inyong mga anak ang kahalagahan ng tatak ng ating Panginoon ng araw ng Sabat. At pag kayo'y nagka-work, kung ngayon pa nga na estudyante, hindi na kayo makapag-say no, paano yung boss mo? Uy, double pay. Sabado, 30% yan. Pag Sunday, 50%. Papasok ka ba? Eh, kailangan mo ng pantwisyon, Sister Abid. Diba sayang? Pero isipin natin, mas mayaman ang ating Panginoon, di ba? Pag-aari niya ang lahat. 30% lang yan, yung kaluluwa mo pumunta sa impyerno. Hindi ko ipagpapalit yan. Pera lang yan, di ba? Kikitain natin yan. Sabi nga ni sister, di ba? Ang tanda ako na, wala man ako may pamana sa anak ko. Ano sabi ng asawa niya? Ayun o, yung bahay mo sa langit. Ba't ka nag-aalala? Bakit ba tayo maraming alalahanin? Sino ba maraming alalahanin? Mga magulang, mga estudyante, taas kamay. Sino ba nag-aalala sa inyo ngayon, araw ng Sabat? Pakitaas nga kamay. Naku, bukas, wala na akong magandang pang-OOTD, Amber. Namublema ka ba? Ay, hindi, maraming pera si mama sa shopping, ganyan. Namublema ba kayo? Dapat po, ibigay nyo lahat sa Panginoon. Magbasa ng Biblia para kayo ay masatisfy sa inyong buhay. Minsan, wala kayong pampamasahe. Mag-pray kayo, alam nyo, may darating sa inyong GCash, maniwala kayo. Basta't magtapat lang tayo sa ating Panginoon. Turuan ng mga anak na magbasa. Isa pa po dito is, what are the proper ways of studying the Word of God? Ayan, isa-isahin natin to, konti lang to, magtatapos na ako. Ano yung mga ways natin para tayo mag-aral ng Biblia? Una, study prayerfully. Kailangan pala maging mapanalingin tayo. Sino bang mapanalingin sa inyo? Sige nga, pakitaas kami mga kabataan. Or nananalangin ka lang kayo dahil may quiz kayo. Naku, may quiz ako. Wala akong pantuition. Yan. Kailan kayo nananalangin? Diba sabi nga, sa lahat nating ginagawa, dapat tayo ay prayerful. Bakit kaya kailangan tayo maging prayerful? Kasi pag tayo ay nananalangin, tayo ay nagsasubmit o tayo nagiging humble para sa ating Panginoon. Kapag ka tayo ay hindi nanalangin bago magbasa ng Biblia, parang sinabi nyo na rin na kayo ay alam nyo na ang lahat. Kailangan isurrender natin. Halimbawa, ganito, no? May nagtanong din doon sa ibang church, paano po yung usog? Naniniwala po ba kayo sa usog? Sino naniniwala sa usog? Naku, lawayan mo yung anak ko, baka mausog. Totoo ba yung usog? Ha? Totoo ba? Sige, tanong, totoo bang usog? Yes, totoo yan. Pero, kayong mga Adventist, dapat tayo ba maniwala sa kapangyarihan ng usog? Hindi. Kaya nga, anak ko hanggang ngayon hindi nauusog eh. Sabi nga na asawa ko, inaantay niya mausog siya hanggang ngayon, hindi pa rin siya nauusog. Kaya po nauusog ang mga anak ninyo, kayong pong mga magulang ang kumokontrol ng inyong anak. Once ang mga magulang ay naniwala sa usog, affected po ang mga anak ninyo. Mula nung kami po ay kinasal mag-asawa, hanggang ngayon hindi po nausog ang anak ko kasi hindi po ko naniwala sa usog. Nang nagka-COVID, may usog ba? O di ba nawala yung usog? Kasi ay, bawal ang laway ngayon. Bawal lawakan. O ano nangyari? Tapos ngayon, balik na naman ang usog. Ang galing ni Satanas, di ba? Nadadaya tayo kahit bayan ng Diyos. E, nangyayari talaga basta't naniniwala. Kung marami akong karanasan dyan, sumuka talaga, suka. Diary ng nalawayan, biglang nawala. Wow, magic, di ba? Pero tayong Adventist, move on na tayo. Yun pong pag-aaral ng Biblia. Kapag tayo na sa Adventist teaching na yung mga usog, ano pa? Tabi-tabi po, ano pa? O, araw ng patay, nung nakaraan lang. Naku, kailangan kong pumunta kasi respeto sa kamag-anak ko mga Katoliko eh. May nagtanong din sa asawa ko niyan. Paano yan, brother? Tuwing araw lang ng patay kami, nagkikita-kita magkakamag-anak. Masama ba na pumunta kami sa libingan ng November 1 or 2? Sabi naman ang asawa ko, ano bang purpose mo pagpunta ron? Ay, nagbabible study naman ako sa mga kamag-anak ko. Eh, kung yan ang purpose mo, maganda. Pero kung yung purpose mo ay para manalangin ka sa mga matay na iligtas sa inyong kaluluwa at gabayan kayo, mali naman yon. Pero kung may matitisod at mayroong mahinang pananampalataya, huwag na lang kayong pumunta. Pwede naman pagkatapos or bago. Kami mag-asawa, yan lang din yung time. Madalaw namin yung puntod ng magulang niya kasi malapit lang. Pero hindi namin tinataon ng November 1 and 2. Huwag tayong sasabay sa sanlibutan kasi mapupulaan tayo. Eh, mga Adventist, di doon naniniwala sa Halloween. May pa-selfie pa doon sa libingan, November 1 and November 2.
ano nangyari sa ating relasyon sa ating Panginoon? Hindi kasi tayo nananalangin bago magbasa ng Bible. Kaya wala tayong proper guidance. Tapos, pag nasaling ang mga dating pananampalataya o paniniwala, magbago. Kasi marami mga, hindi naman sa pag-aano, kasi ako born Adventist, kahit mga born Adventist, may mga ganyan pa rin eh, no? Halimbawa, yung mga sukob-sukob. Nung kinasal ako, sabi, huwag ka muna ikasal, kakakasalan ako. Bakit po? Wala ba tayo sa sukob? Mga ganyan, hindi na dapat natin pinaniniwalaan yan. Sukob? November 1. Ano lahat sila? Tayo po mga Adventist, move on na po tayo sa mga paniniwala nating mali. Nandito na po tayo sa New Age. Millennial na tayo ngayon eh. Dapat na ano na tayo, move on na tayo sa mga old practices na. Tapos may mga paru-paru. Uy, dumalaw si lolo. May paru-paru. Sinong lolo kaya yung dumalaw? Sa dami yung lolong namatay, di ba? Balik tayo sa Biblia. Okay, balik tayo. Nandun po lahat. Animism po ang tawag dyan. Hindi po dapat tayo naniniwala sa animism. Next po, sabi po dito, kailangan daw po tayong persevere with effort. Ayan, pag hindi natin naunawaan, alam niyo po, ang Holy Spirit ay magbibigay sa atin ng gabay. Napakabuti ng Panginoon. Ang mga angels daw ay tatabi at bubulong sa inyo para maunawaan ang Biblia. Basta, magpaka-humble tayo. Hingi tayo ng tawad, hingi tayo ng gabay ng Holy Spirit. And I don't think na hindi tayo gagabayan. Ako po personally, ang asawa ko kasi, noon pa, matagal niya na talaga nile-lecture about Christmas. Matagal niya na nile-lecture about dinosaurs. Ako, hindi po ako kasi yung tao na bigla na lang naniniwala sa asawa. Pag sinabi ng asawa ko, okay, fine, hindi po ako ganun. Ako po ay nag-iisip at nag-aaral. So, minsan, nag-lecture siya. Naalala ko tuloy si Annie Prades, ano, asawa ni brother. Yan! Nag-lecture yung asawa ko dito ng dinosaurs. Ako, hindi ako convinced sa kanya. Pero okay, nananalangin. Sabi ko, sige lang, lecture ka. Later on, after niya mag-lecture, dun ko naunawaan, tama yung asawa ko. So, ang ginawa ko, munta ako sa harap, sinummarize ko yung topic niya. Sabi ni Sister Annie, ang galing mo, Sister Ria, naunawaan ko. Alam mo, si, sabi ko, ngayon ko lang din naunawaan kasi pinakumbaba ko yung sarili ko para maunawaan ko. Bakit yung Christmas na yan eh? Tayo mga Adventist, hindi rin makamove on dyan eh. Aminin yung totoo. Dati ako din, nagsha-shopping ako sa Divisoria. Ay naku, lalaanan ko regalo si Amber, si Ka, dapat kumpleto, di ba? Wishlist, lahat ganyan. Nagsha-shopping ako. Asawa ko hindi naimik. Nagle-lecture lang siya. Pero after 4 years, dun ko naunawaan tama ang asawa ko. So ngayon, sinusuportahan ko na siya. Dapat talaga magkaroon tayo ng paninindigan. Ang asawa ko kasi mabait, hindi ako kinokorek niya eh. Hinahayaan niyang ma-realize ko kung ano yung tama at mali. Okay? Tayong mga magulang, control natin mga anak natin. Payuhan natin sila. Kasi nga, sabi nga, yung Christmas, halimbawa, ano ba ang front ng Christmas? Sabi nga, may nagtanong dun sa asawa ko, bakit nga ba kasi hindi nilagay sa Bible ang araw ng kapanganakan ng Panginoon? Bakit nga ba? Sige nga, tanungin ko kayo mga kapatid, bakit ba wala sa Bible kung nakalagay kung kailan siya pinanganak? Hello? Jerome, bakit kaya? Bakit kaya walang birthday ni Jesus sa Bible? Hmm? Ah, ganito daw po. According to the history, sino po ba ang nakita ninyong character sa Bible na nakasulat ang birthday? Meron ba? Wala! Nang kultura nila, hindi po talaga sinasabi ang araw ng birthday. Tapos gusto nyo makita ang birthday ng Panginoon, hinulaan nyo pa? Diba? Huwag nating baguhin yung kultura nila. Hindi pati nga pangalan ng mga babae nun, hindi masyadong sinusulat eh. Hindi mahalaga. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, anong alalahanin natin? Kapanganakan niya ba? Or? Yes, brother, thank you, kamatayan. Bakit kaya? Ano ba meron sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus? Yan, very good, siya, salvation. Diba? Dahil sa kanyang kamatayan, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nang dapat nating alalahanin. So, panahon ng Christmas, anong gagawin ng mga Pilipino? Anak, dapat bago ang sapatos. Ano pa? Bago ang damit. Ano pa? Dapat may pera kasi lahat ng classmates bago. Eh yung Panginoon ang pinanganak, bago ba ang kanyang damit? Saan ba siya pinanganak? Di ba sa sabsaban? Ano ba yung kanya? May lampin ba siyang planela? Di ba wala? Napakapayak. Pero tayo pag Christmas, wow, proud. Lahat bago. Abangan nyo yan, ha?
pag tayo nag-foot washing, tiyak ako, lahat kayo nakabago din, di ba? Okay lang yun sa pagsamba. Tapos pagpunta sa school, anong gagawin natin? Sasayaw tayo, Christmas party dance, sa mga kanta, eh, hindi naman tayo para sa Panginoon. So ngayon, sinong wino-worship or inaaliw natin? Sino bang pinanganak ng December 25? Sino po ba? Yan, alam ni sister si Tamus, meron pa, marang dalawa, si Miss Rami sa ata. May history yan, mga kapatid. So kung gusto nyo worshipin sila, sige, attend kayo. Diba? Attend kayo, mga kapatid, pero nakakaya para sa ating Panginoon. So sabi naman iba, mga March daw pinanganak kasi mainit-init na ano, ang panahon noon. So wag natin masyado bigyan ng importansya. Ang mahalaga, ako nga sabi ko sa anak ko, ganito anak gawin natin. Sa Pasko or Christmas, hanap ka ng classmate mo, kapitbahay mo na walang-wala. Yun ang bigyan mo ng regalo. Di ba? Huwag mo na rin taunin ng Christmas. Taunin mo before. Ako, nabibigyan akong regalo sa mamangin ko, November. Or January. Huwag nyo naman itauna. Kasi babating ka, tita, thank you, Merry Christmas. Naku, hindi kayo naka-escape na naman sa salitang Christmas. Pag New Year, Happy New Year. Ayan. So sa New Year, natanggap ako ng regalo, Kuya JR, ha? Yan, kahit bukas, kasi November pa, natanggap ako ng regalo, walang problema. Ang tanong, paano yung mga ninang natin, brother? Kinasal tayo, may mga ninong-ninang tayo, hindi Adventist. Eh, bibigyan kayo ng regalo ngayong Christmas, tatanggapin ba o hindi? Thank you. Oh, may mga ninang-ninang kayo, hindi Adventist, di ba? Anong, di ba, tatanggapin ba regalo? Ayaw nyo tanggapin, bigay nyo sa akin, tatanggapin ko. Tanggapin ninyo, tapos sabihin nyo, thank you, tita. Happy New Year. Pagtanggap na ito ay blessing to para sa inyo at sa akin. Huwag nyo sabihin, huwag din kayo bumati ng Merry Christmas too. Diba? Tanggapin ninyo kasi yun ay out of their love. Hindi yun dahil sa panahon lang din ng Christmas. Okay? Huwag nyo tanggihan. Kung tanggihan nyo, bigay nyo na lang sa akin or i-donate natin sa church. Okay? Walang masama kasi lalo na yung mga hindi pa Adventist, di ba? May mga ninong at ninang kayong hindi Adventist and binigyan kayo ng regalo, ba, itanggapin ninyo. Tapos sabi nyo, thank you po ninang, ninong. Tatanggapin ko po ito kasi mahal na mahal ko po kayong. Yan. Di ba masarap pakinggan na, no? Huwag na tayong babati ng Merry Christmas too. Move on na tayo, mga kapatid. Happy New Year na lang. Yan. Okay? Next one, sabi dito ay, do not fit former opinions to the Word of God. Make your opinions fit the Word. Ano ibig sabihin? Tayo kasi gusto natin sumunod yung Biblia sa gusto natin. Eh. Matitigas ang ulo ng mga Kristiyano. Tama ba? Diba? Ay, wala, madilim naman na. Sunset na yan. Kasi maulan. Pero chinek nyo na ba sa Google kung anong oras talaga ng sunset? Gusto natin minsan pasundin ang ating Panginoon. Ang sabi is, tayo ang mag-fit sa salita ng Panginoon. Tayo yung susunod sa Kanya. Bakit? Siya yung manilikha natin eh. Siya yung may batas. Hindi tayo ang gumagawa ng batas. Sa tahanan, sino bang may batas, ate siya? Mga anak mo? Mga anak mo ba? Brother, sino may batas sa tahanan? Government sa tahanan? Magulang. Kaya dapat ang magulang nasa tamang standard din. Hindi tayo dapat inconsistent sa ating disiplina. Kasi dapat ang mga bata, ang kaya nga sabi ko eh, kung ayaw na ng mga batang sumunod sa atin, anong gagawin? Oh, independent. Sige, alis ka na. Mamuhay ka mag-isa. Ayaw mo sumunod eh. Once na nasa bahay pa kayo ng mga magulang ninyo, hindi pa kayo independent. Sino ba independent dito? Pakitaas nga kamay, mga kabata. Sino independent? Sure ka? Independent ka? Si JR daw, independent na. Okay, habang nakatira kayo sa inyong mga magulang, kayo ay dependent pa. Once na kayo humiwalay, may sarili na kayong trabaho, hindi na kayo nahingi ng pang-allowance, ng baon, yan. Okay, pero alam nyo ba, kahit mag-asawa na, kahit magkaanak, di ba, tisya, no? Saan tayo nakasiksik? Sa magulang pa rin natin. Hindi tayo makaano, no? Kasi ang ating kultura, kakaiba eh. Talagang extended family tayo eh. Pero ang gusto ng Panginoon, iiwalay tayo pag tayo ay nag-asawa na. Okay, so mga kapatid, mga kapata, huwag natin pasundin ang Biblia ha. Tayo ang susunod sa salita ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na bawal, bawal talaga. Huwag niyong ano, sundin si Satanas. Sabi, you will not surely die. Ang galing ni Satanas. Sabi kay Eva, ano? Ito o, kainin mo. You will not surely die. Ano ibig sabihin yan? Hindi ka naman talaga mamamatay.
hindi pa ngayon, in the future. Yan ang pagsaling ni Satanas. Tayo naman, ay maganda pakinggan. Mukhang masarap, tikman ko kaya. Yan. Ang kaaway, hindi yan gumagamit ng mga pangit na chicks, okay? Hindi yan gumagamit ng mga hindi gwapo na mga lalaki. Siyempre gagamitin yung gwapo, matangkad. Si Sir Abid, ano, nung dalaga ka, hindi ka ba na-attract sa gwapo, matangkad, malaki ang muscle, mayaman? Bakit si brother ang pinakasalan mo, sister? Pastor, gusto mo? Loko, tisya. Brother, pastor po ba kayo? Feeling. Ano ibig sabihin nun? Ay, mas mabilis sa pastor. Ay, layman ka. Parang asawa ko. Sabi ng asawa ko, pag layman daw mabilis, so pastor mabagal. Alam mo kung bakit? Sabi ng professor ko, si San Joaquin ng buhay pa, ang mga pastor daw, hindi ka dadalhin sa langit. Kasi daw, panay muna panalangin eh. Pag layman daw, dakma agad. Ano ba yun? Kaya sabi ng professor, San Joaquin, lagi ako ito siya binubuli. Nung kasi nasa harapan ako, kasi ABCD, De Los Reyes, sabi ni Professor San Joaquin, how about you? Do you have a ministerial boyfriend? Kasi ko, yes sir. Ha ha ha, tatawa yun. Your boyfriend is very boring. Sabi niya ganun sa akin, hindi ako umiimik. Your boyfriend, you should buy poison. Ganyan ako. Sabi niya, you should buy arsenic. Doon ko natutunan ate siya, no? Yung salitang arsenic. Ano ba yung arsenic? Arsenic, deadly, tasteless, odorless. Sabi niya ganun, patay ang boyfriend mong pastor. Sabi sa akin, hindi ako umiimik. Basta't lahat ng mga chicks na nasa unahan, gustong gusto ni Professor San Joaquin. Pero pag lalaki ka, ayaw niya sa'yo. Kaya gusto niya, lahat ng mga babae dito sa harap umupo. Para makita kung magaganda yung mga mukha. Tapos pag nakaskirt ka ng maikli, at kita ang legs mo, sasabihin sa'yo, pakibuka pa, lakihan mo pa. Gaganyanin ka niya talaga. Kaya ikaw na babae, may hiya ka, iku-close legs mo na. Kasi may mga balikbayan sa AUP, talaga naman pag nanamit, wagas. May pastor kami dyan, ano, hindi ko nababanggitin. Kaya tinanggal po ang wash day sa AUP. Kasi kada Friday, ang aming pong Bible subject is Monday, Wednesday and Friday. Kaso Friday, it's a wash day. Meron akong classmate, balikbayan, naka-chewing gum pewe Friday. Ano ibig sabihin ng Friday sa Korea, ate siya? Fire Friday. Ready to mingle. Yan. So pag Friday, after ng Bible class, after 11, saan pupunta? Santa Rosa, mag-weekend sa iba't ibang lugar, uuwi. Mga classmate ko, mga balikbayan, grabe ang suot. Naka-miniskirt, naka-chewing gum. Ang alam na, ang lalaki, pinagpala talaga. Tapos, walang underwear. Yung professor namin, pastor, Friday, paano magtuturo? Sige nga, Sister Ina, nasa harapan. Naka-dikwatro, ang ikli, tapos nag-chewing gum. Kitang-kita yung dalawang makikintab na ano, kasi naka-silk. Yung professor namin, nagtuturo, class, good morning. Our lesson for today is about the love of God. Di talaga siya makatingin. Nang siya naging SAO director, tinanggal ang wash day. Kasi pag Friday, wow, it's a party day. Yung mga estudyante, minsan gusto rin natin, alam yun na, di ba? Kasi balikbayan eh. Kaya nawala ang wash day. Lahat na uniform, Monday, Tuesday hanggang Friday, ang lungkot na mga estudyante. Pero gawa yung pastor, di siya makapagturo. Nasa harapan mo. Ikaw, Brother Abid, makakapag-concentrate ka ba? Kaganda ng chicks. Ang puti, ang kinis, nakadikwatro. Tapos pastor ka, paano na? Di ba, no? Sanayan. Siguro ako, pag ako pastor, could you please move at the back? Palilipati ko lahat ng lalaki sa harap, matutukso ka eh. Maraming ganyang sudyante doon. Kaya mga, kahit ako, personally, ang dami kong classmate na ang gaganda talaga sa AUP. Matangkad, flawless. Pag nakita niyo yung balat, parang kutis artista. Hindi pa ako nakita sa Dasmaji, sa AUP lang. Ang ganda, walang ka-pores. Katabi ko. AB English yun, ha? AB English, maglulo. Sabi nga ng amin, tsaka siya, pag umupo si Sir Abid, walang isang buhok na nakakalat. Every movement is really perfect. Pag sumagot, perfect English. Parang sabi ko, ay nakakailang naman tumabi. Pang beauty queen, pwedeng sumama ng Miss Universe. Matalino, maganda. At tapos, no, Sister Abid, inggit na inggit ako. Dumalaw ang boyfriend from America. Ang gwapo, ang tangkad. Ang bouquet ng flowers talaga naman.
lahat na lang ng estudyante, kung may sana all noon, sana all, di ba? Ang gwapo, ang tangkad, mayaman, lahat na nasa kanila, parang sana all. Pero naman, pag swimming time naman, ano kayang suot? Di ba? Siyempre, pag swimming, naka-white uniform, kitang-kita mo na magsiswimming eh, kasi bakat yung swimsuit. Imbis na magklase yung mga lalaki, dumidiretso ng swimming pool. Sabi ko rin sa boyfriend ko, diretso din tayo ng swimming pool. Bakit? Ang sexy nung nasa harap natin, swimming class yan. Sabi kong ganun. Madami. Kaya sa mga kabataan, huwag kayong basta-basta kuha na hindi Adventist. Maraming magaganda at gwapong Adventist, lalo mga doktor at nurses. Sa AOP, maraming chances. Kaya nag-aral ako doon, nakapokus lang din ako, sister, sa pastor eh. Pero hindi pastor yun ang pangasawa ko. Anyway, kapangalan naman ang asawa ko, no? Bakit kaya magkapangalan? So, mga kapatid, medyo sasabihin ko lang, bakit kaya ang tawag ko sa asawa ko ay bro? Hindi to alam ng asawa ko. Ay, wag na lang, ikat na lang to. Baka si ipopost niya daw to eh. Wag na lang, baka siya magali. Pero ganito talaga ang katotohanan para malaman rin ang husband ko. Since yung ex-boyfriend ko po ay nagpapastor, kasi kami ay taga Victoria at Dasmaji talaga, nag-merge ang kabataan. Kasi kami, naghahanap talaga kami ng Adventist. Sino ba naman ang gusto makapangasawa na hindi Adventist? Diba? Talaga kami, masigasig kami sa Bible study ni Kuya Lino. So, kami nag-merge. Yung kabataan ng Dasmaji, nagpunta na ang Victoria Church. Yung kabataan ng Victoria, nagpunta rito. Nagkaroon ng mga relationship. Tapos, no, nag-decide din kami mag-aral sa AUP. So, ako nag-teacher, yung aking ano, nag-pastor, si Marlon Ramirez, nasa CLC nga, yung best friend ko yan, nag-pastor. Ang girlfriend niya, si Michelle Donoso. Lahat kami nag-AUP. Tapos, siyempre, hindi naman lahat happy ending, diba? So, nag-break. Nakilala ko naman si Brother Fernando, pambihira ka, pangalan naman ang asawa ko. Eh, baka mamali ako ng tawag, yung nickname ng ex ko, Ferds. Paano ko tatawagin si Brother Fernando? Kaya ang tawag ko sa kanya, bro. Brother na lang. Kaya si Mami, oy, bro, tawag tuloy. Pati mga kaku-teacher ko, oy, kamusta na si bro? Tapos si Amber, Tito bro, di ba ang pangit? Si Sister Tobias, brother bro, ano ba yon? Kasi nga po, baka magkamali ako pag tinawag ko yung asawa ko na Ferds, Ferdy. Kaya yung mga taga-AUP ko makakilala, ang tawag sa asawa ko, Ferds din at Ferdy, nasanay sila dun sa aking ex. Eh, magkaibang nila lang naman sila, di ba? Kaya hanggang ngayon, tawag ko talaga sa asawa ko, bro, para lang hindi ako magkamali ng tawag. Yun po ang katotohanan. Kaya si Amber, ewan ko itong mga pamangkin ko, ganun na rin. Tito, bro, puya, bro. Mga kaku-teacher ko, teacher, ye, kamusta si bro? Ay, ano ba yun? Yun na rin talaga naging pangalan ng asawa ko. Pero, balik tayo sa Bible. Kung gusto nyo makapangasawa din ng Adventist, punta kayo sa mga Adventist institution. Mahirap kasi makapangasawa talaga ng hindi Adventist. Actually, sa Pilipinas, ang gagwapo ng mga doktor at nurses natin. Kaya pa napacheck up kayo, punta kayo ng Mamsi. Naalala ko ng dalaga ako, no? Na-confine ako dyan sa sanitarium. Ang gwapo ng doktor ko, Sister Abid. Grade 5 ako. Sabi ko, ang gwapo naman na naglilinis ng kamay ko. Sana, bata pa ako noon. Pero ang gagwapo sa sanitarium, pati yung dentist ni Jasper, ang gwapo din daw. Pero sa Korea, ang mga dentist at doktor, matatanda. Bihira ang mga bata. Pero sa Pilipinas, sabi ko, ang mga doktor, mapuputi, makikinis. Bakit? Mahal kasi tuition fee, kaya mahihayaman lang nagdo-doktor sa Pilipinas. Kaya tuloy yung Korean kong estudyante, tawa ng tawa sa akin. Sabi niya, teacher, why? I cannot understand. Ako, why? My doctor in UMC is very ugly. Sabi ko, uy, pastor, don't say that. Sabi, because I know in the Philippines, many doctors are very handsome and beautiful. Yung doktor niya daw, mataba, maitim, maraming pimples. Tawa siya ng tawa. Sabi ko, pastor, why are you laughing? It's not normal in the Philippines. Di ba dito sa Pilipinas, sa pumunta kayo, di ba? Malalaman yung doktor, ano kung bakit? Malalaki. Makikinis, di ba? Tapos, magaganda ang buhok, magaganda ang mga kutis. Ewan ko lang ha, sa desk ka ba, magaganda rin ba mga doktor? Nakakita ba kayo mga doktor dyan? Pero sa sanitarium talaga, in fairness naman talaga, magaganda at mga gwapo. Kaya ako, gustong gusto ko na ko-confine. Kasi ang gwapo ng mga doktor.
pastor, ang babango pa, in fairness, laging nakapabango. Hindi sila, ano, haggardness. Makikita mo talaga na nurses, malilinis talaga sila. Aywan ko lang sa ibang hospital kasi lagi kami naman sa sanitarium. Pero at saka mababait sila, laging nakasmile. Kaya tayo, kung naghahanap kayo ng inyong mapapangasawa, Brother Jerome, Brother JR, si Sister Ina, ilapit niyo yung inyong sarili sa Biblia at tuturuan kayong maghanap. At punta kayo sa mga events ng mga Adventists. Kaya nga ako eh, ang dalaga ko, lahat ng hiking, lahat ng camping, sinanihan ko na yan lahat para lang makahanap ng maayos na mapapangasawa. Yung pala, dito ko lang sa Dasma makikilala yung mapapangasawa ko, pero nasa gawain pa rin ng Panginoon. And then, last na po, sabi daw is, ano ba yung benefits pag may knowledge tayo ng will ng Panginoon? Kapag alam natin yung kalooban, ano naman ang benefits na ito? Ikaw nga, Sister Amber, pag alam mo yung kalooban ng Panginoon, anong benefits nito sa'yo? Yan, madadirect yung plans niya sa boy. Siyempre, alam natin yung ating patutunguhan. Ano bang eternal goal natin, mga kabataan? Ano eternal goal ninyo, mga kabataan? Maging top 1, top 2, top 3? Ikaw, brother. Wow, hindi, mag-asawa ka muna, JL. Kasama ka muna. Tama, makapunta. Tama naman. Pero habang gusto natin makapunta, gusto na natin maging masaya. Tama ba, Kuya JR? Pag sa AUP, nakita ka magaganda ron? Maraming chicks? Hindi nga yung totoo. Hindi ko alam na panahon namin, ang dahil magaganda tsaka gwapo, promise. Ngayon, wala? Masaya? Kaya daw matatalino at magaganda tao doon kasi mga vegetarian. Alam niyo ba yun? Oo, nag-aaral ako dyan. Meron dyan si Angela Aquino. Sobrang, ito ay medyo nire-respect ko talaga. Summa cum laude yan ha, si Angela Aquino. Tapos lahat na makakasalubong niya everyday, nginingitian niya talaga. Wala siyang pinipili. Kahit top student, faculty rin ang kanya mga magulang. Lahat na makakasalubong niya, good morning, di siya napapagod. Tapos soprano pa siya sa, ano yung singing group ng AUP nga? Yes, soprano pa siya. Tapos ang galing pa magpiano, ang galing magviolin, ang galing pa sa math, sana all talaga. Ang ganda pa at ang gwapo din ng boyfriend. Ngayon na sa Amerika na sila, maganda pa rin siya. Napakalinis ng puso. Yung bang matalino, maganda, mabait, parang wala ka nang hahanapin pa. May mga ganong tao. Meron din naman na sa makamundo, pagkasikat ang magulang, or maganda, tsaka matalino, hindi namamansin, ano brother, ano? Sa AUP, marami doon mababait. Tsaka nagkukopyahan kami. Hindi kami madamot. Oo nga, promise, yung mga katabi ko sa AUP, pinakukopya ko. Alam niyo kung bakit? Mga working students, walang tulog. Yung mga nagsi-security guard, nakakaawa. Noong nag-aaral ako sa AUP, doon ko na-open yung mind ko na I'm still blessed. Even though na nag-working student yung mga kuya ko, even though nasabay-sabay kami ng college, kasi maraming mga estudyante po doon, hindi kumakain ng 3 times a day. Totoo yan, talaga nagsisikap sila. Kasi yung goal nila is, nag-Adventist ako, tinakwil ako ng magulang ko, pupunta ako ng AUP, mag-working student ako. Walang pera, ano pang sabon mo? Ano pang toothpaste mo? Anong pambili mo ng 1-4 tsaka ng ball pen? Anong gagawin ni Jerome? Magi-girlfriend ng mayaman. Ayan, tagagawa ka ng homework. O, diba? So, ang gagawin, gagawa tayo ng friendship ng mga working student. Doon ta kasi tulungan eh. Ako, ganun dati, mga roommates ko, no? Wala ng pera, walang allowance. Late ang padala ng parents. Ang gagawin ko, sige, patak-patak, magkano ang pera mo? 20. Ikaw, 30. Ikaw, 50. Tara, nakaligom ako 100 pesos. Punta tayo sa farm. O, sino may kaibigan? Kaya marami kayong friendship sa farm. Kuya, eh, kaibigan ko, pwede ba kaming bumili ng 100 pesos na gulay? Sige, kahit ano, kunin nyo dyan. Eh, di may pang adobong sitaw na kami. Diba, mabubuhay ka pag marami kang kaibigan. Ganun lang ang diskarte sa buhay. Pag walang makain, pag may kaibigan kayo sa cafeteria, kindat lang eh. Kuha ka na dyan, libre na yan. Pag may kaibigan ka sa store, ang sarap ng spaghetti sa store, di ba? Kuha ka na dyan, libre lang yan. Yan. Basta marami tayong friendship. Mabubuhay tayo sa AUP. Kahit mahirap ang buhay, dyan tayo nasasanay. Kaya ako, I'm very proud. Pag galing sa AUP, matatagang pananampalata. Amen? Yes, lahat ng future leaders natin, pag galing AUP, kahit hindi kumain yan, kahit talbos lang yan, buhay yan eh.
Isipin niyo yung mga presidente natin, 8 years nagtrabaho at nag-aral sa AUP. Sinong kayang tiisin ng 8 years? Si Pastor Castillo, 8 years. Taas ang kamay. 4 na taon lang yung iba, 8-10, pero ano, nagtiyaga sila. Asa na sila ngayon? Mga leaders na ng ating institusyon, nasanay sila sa hirap ng buhay. Inaral nila ang salita ng Panginoon. Mga kabataan, hindi madali ang sumunod sa ating Panginoon. Totoo yan. Pero, pag naramdaman ninyo yung pag-ibig niya sa kabila ng kahirapan, basta't kayong magpatuloy, bibigyan kayo ng kaginhawaan and peace of mind. Yung peace of mind na sinasabi kasi ng Biblia, hindi yung nakakapag-milk tea ka, lahat nakakain mo. Yung peace of mind na sa kabila ng mga kaguluhan, gera, na wala ka ng maihain, masaya ka kasi nagtitiwala ka sa ating Panginoon. Yung alam mo na maya-maya may kakatok sa'yo, may magpapadala pala ng GCash brother, no, 10,000 pa. Yan, hindi natin mga inaasahan. Basta tayo ay manatili sa pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag tayo kasi magda-doubt kasi tayo, meron tayong double-minded kasi ang tao, di ba, Sister Shano, nananalangin ka pero sa isip mo, baka naman walang dumating. Nagda-doubt kasi tayo. Huwag natin pagdudahan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ako, napatunayan ko yan sa buhay ko eh. Sa kabila ng, minsan naiisip ko, no, marami akong natatanggap na pera. Iisip ko ito, ganito, ganito. Sabi ng asawa ko, uy, gamitin natin yan sa gawain ng Panginoon. Ito, lahat to. Oo, sige, hayaan na natin. Yun nga, sabi ni sister, no? Meron naman tayong bahay doon na maganda sa langit na bayan. Ito mga tinatangkilik natin ay temporary. Yung mga kinikita natin, kikitain pa natin. Kung kailangan natin tumulong sa iba, itulong natin yan. So ngayon po mga kapatid, para po sa ating conclusion, Brother John Lloyd, paki-flash nga po ang talata ng Revelation 1 verse 3. Revelation 1 verse 3 po. Wait lang po, no? Revelation 1 verse 3. Ito po ay nasasali ng Revelation 1 verse 3. Kahit ano. English, paki-flash naman. Ang sabi daw po dito ay, okay na, ayan po. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Ayan. Mapalad po pala yung mga nagbabasa. At the same time, nagkikip na mga promises ang nakasulat kasi malapit na ang panahon. Sabi nga po ng isang speaker, baka 2030, tapos na ang ating daigdig. Sino bang gusto nang matapos ang ating sanlibutan? Yung gusto nyo nang makapunta sa homeward bound natin, taas ng kamay. Ako naiinita na sa Pilipinas, di ba? Magdi-December na, init-init pa rin. Na-stress ako, tapos sira yung aircon ko. Sabi ko, hindi maayos-ayos yung aircon ko. I feel so hot. Sa Korea, malamig na tayo, mainit pa rin. Sabi ko, tagal maayos ang aircon ko. Hindi, naghanap kami ng pyesa, hindi kami makahanap. Sabi ng kuya ko, okay lang, magdi-December naman, malamig. Sabi ko, kayo nalalamigan ako talaga, pawis na pawis, medyo mainitin ako, kaya nga nag-work ako sa ESL kasi aircon talaga namin, full blast. Naranasan ko po kasi mag-work ng sobrang pagod, kaya hindi po ako pwede mag-public school. Marami nagpupusha, mag-public school ka na, hindi po ako pwedeng mapawisan. Nung dati po, nagturo ako ng sobrang pagod, aircon, isa pang aircon na alang, alam niyo alanganin yung aircon, tulad nito. Actually po, boys, alanganin to sa akin eh. Ako po'y namamaos at naranasan ko pong mawala ang boses ko for 6 months. So, nanalangin ako sa Panginoon. Panginoon, magtuturo pa ba ako? Inawala yung boses ko for 6 months. Ano bang kalooban mo? Kung gusto mo pa ako magturo, pabalikin mo yung boses ko. Araw-araw ko nagpa-practice dun sa Amadeo. Nag-tutor ako. Araw-araw kumakanta ng Jerusalem kasi favorite yan ang asawa ko eh. Nag-practice ko yung Jerusalem. Ay, kapat di ko na maabot. Tapos after 7 months, nung bumalik yung boses ko, sabi ko, hindi talaga ako pwede mag-public. Unless maging aircon na talaga ang public school. O kaya magdadala ako ng aircon na katapat sa akin, no? Kahit nag-online kami, naka-aircon yung room namin, meron pa akong sariling electric fan na nakatutok sa akin. Once na pinawisan ako, lalo yung likod ko na tuyuan, ako po ay nawawala ng boses. Kaya minsan sinasabi niya, mag-public ka na, ang laki ng sweldo. Sabi ko, aircon na ba?
Pag aircon na siguro lilipat na ako. Hindi po talaga ako sanay na masyadong naiinitan. Kaya no, nakaraan sabi ko mag-aircon tayo para may heat stroke ako. Yung sa Batangas, sobrang init din sa Batangas. Muntik ako doon may heat stroke sa training. Kaya dapat alam din natin kung paano tayo maglingkod. Huwag naman tayo mag sobrang pagod. Kung alam natin yung capacity natin at ito nga sabi na iba, maglilingkod ako hanggang kamatayan. Pero kung pwede ka pa na maglingkod, huwag ka muna mamatay, di ba? Alagaan natin yung katawan natin. Huwag naman yung sobra-sobra kasi kasalanan din po yan sa Panginoon, di ba? No, pag overwork tayo, hindi tayo nakakatulog ng maayos. Yan po ay kasalanan sa ating Panginoon. Mga kabata, yung mga nagpupuyat dyan, paggagawa ng project, ang ating katawan ay templo ng Panginoon. Ingatan natin ito. Minsan, imbis na tayo mamatay ng 80 years old, dahil sa kapabayaan, 45, 50 years old, patay na tayo, sayang yung paglilingkod. Tama? Alagaan natin ating katawan. Ilapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Kasi pag nagbasa tayo ng Biblia, makikita natin mahalaga pala itong katawan na binigay sa atin ng Panginoon. Paano tayo magtatapos ng gawain kung 30 years old, naka-atake na tayo, bedridden na tayo, hindi na tayo makakapaglingkod. Kaya mga Koreans, nag-exercise. Sino ba nag-exercise sa inyo dito? Yung totoo, mga daddies and mommy, sino nag-walking sa hapon o sa gabi? Wala! Ayan si sister, sino pa? Wala na rin nag-exercise sa inyo? Yes, mag-exercise tayo ng kulang sa Pilipino, tapos ilang beses tayo kumakain? 3 times or 5 times? 4 times! Ako napapahanga sa ano talaga, patience ng mga Koreans. Pag kumain po sila ng 5:30 ng hapon o gabi, hindi nila sila kumakain hanggang matulog. Anong ginagawa? Ay, don't you feel hungry? Yes, we do. We just drink some water. O, di ba? Kaya sa kanila, bira, malalaki yung tiyan ng mga nanay. 1 hour and 2 hours nag-walking po yan. Dapat tayong magbigay ng time sa ating sarili. Hindi lang tayo puro basa ng Biblia, tapos walang application. Ingatan natin ang mga sarili. Ito ay templo ng ating Panginoon. So, dahil time is up na po, ayan po, no? So, ngayong hapon, mga kabataan, magko-commit ba kayo ng Bible study araw-araw? Taas kamay, nakikita kayo. Wala talaga nagko-commit. Uy, malapit na dumating pa. Tingnan nyo, sobrang init na sa ating daigdig. Hindi ko to naranasan ate, di ba? Way back 1990, 1980, hindi ganito. Kayo po ay magpakatatag sa inyong pananampalataya. Malapit na po ang wakas. Nararamdaman ko, hindi na tatagal ang ating sanay. Sobrang init. Sabi nga ng mga scientist, ito ay sasabog. Lilipat tayo sa Mars. Sinong gusto lumipat ng Mars? Kayo na lang. Dito na lang ako. Okay, so maraming salamat po mga kapatid at nawa ang ating napag-aralan ay tumimo sa ating puso't isipan. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, sumasalangit ka sa hapong itong Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa bagong guidance na ipinagkaloob niyo po sa amin, lalo na po sa mga kabataan. Nawa magkaroon po kami ng Bible study time upang mapalago po namin aming pananampalataya at ito po ay maglapit po na po sa amin sa inyo. Nawa tulungan niyo po mga kabataan na makapag-share po ninyong pabalita upang sa ganun ang aming mga mahal sa buhay, ang mga kaibigan ay sama-sama po namin makasama sa pagpuri at pagsamba sa inyo. Lalong-lalo na po makasama namin dyan po sa langit na bayan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan niyo po kami nasumpungan ng kulang at nagkasala. At nawa, tulungan po kami maingatan itong araw ng Sabat na may kabanalan. Tulong po aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang